Magandang umaga. Magandang umaga po, ibibigin sa lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa kwento ng pag-iibigan ni na Florante at Laura. Sa isang madilim, masukal, tahimik at mapanganib. Ito ang mga katangian ng isang gubat na mapanglaw. At dito rin magsisimula ang kwento ng matamis na pag-iibigan nila Florante at Laura. Aking Diyos, Ama, nasan? Nasan ang iyong awa? Ako'y nananagoy, nakikiusap, humihingi ng tulong niyo. Patawarin niyo akong lahat dahil hindi ko nagawang ipagtanggol ang ating kakayahan laban sa taksil at kulang awang si Adolfo. Tila yata wala nang nagmamahal sa akin. Napakapait ng aking buhay. Inago niya ang korona ni Haring Lensyo upang magawa niya ang kanyang ninanais. Pati si Doki Grecio na aking ama ay kanyang dinamay. O aking Diyos, Ama, tila yata di mo dinidinig ang aking mga panalangin sa iyo. Hindi ko tuloy maalis sa aking isipan na ayaw niyo na akong tulungan. Kung ngayon, paano na ako? Sino ng aking malalapitan at makakapitan kung ang Diyos mismo ay ayaw na akong tulungan? Paalam na, Albania, aking sinilangan. Patuwarin mo na lang ako dahil hindi kita na itong tanggol. Paalam na, bayan ko. Paalam din sa iyo, Adolfong malupit, Laurang taksin. O Florida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mo ang minamahal ko. Paalam na sa inyo! Ano yung tinig na aking naririnig? Tinig ng isang naghihinagpis na tao? Sino kaya siya? Parang nakita ko ng tao ito, ah. Laura! Laura, nasan ka? Tulungan mo ako makalis dito! Sino ka? Ba't ako nandito? Magpahinga ka na lang. Ako ang nagigtas sa'yo. Hindi mo ba napapansin na tayo magkaaway? Siguro nga ay patay na ako kung hindi ka dumating. Subalit, ang pagkamatay ay siyang tunay ko'y kaligayahan. Angal! Hindi mo ba alam? Dinadagdagan mo lang iyong pasakit?
Maraming salamat sa lahat ng tulong mo, kaibigan. Ano ba ang iyong problema? Maaari ko bang malaman? Sige. Sisimulan ko. Simula nung ako ipinuna. Nakatira ako sa Albania, kung saan si Doki Briseo ang aking ama ay naninirahan. Sa Prinsesa Floresca, na aking ina, ay nakatira sa Katuna. At ako ay pinangalanan nilang Florante. Noong sanggol pa lamang ako, ay muntik na akong dagitin ng buitre. Nang nakita ng pinsan kong si Minalipo na ako ay dadagitin ng buitre, dali-dali niya itong pinana at napatay. At noong isang araw naman, habang ako'y naglalakad sa daan, ay kinuha ng isang aryon sa aking dibdib ang aking 7 diamante. Buti na lang at hindi ako napahamak. Nang ako'y naging 9 na taong gulang, palagi akong nasa burol, dala-dala ang aking punot busog, at taghahanap ng hayop na pwede kong panain. At kapag ako'y napapagod, nagpapahinga ako at naliligo sa batis, kung saan masasayang nag-aawitan ng mga nayadis. Ang kanilang mga tawan ay nakapagpapawala ng aking pagod. Pagkalipas ng ilang taon, pinag-aral ako ng aking ama. Ngunit ayaw pumayag ng aking ina dahil ako'y lilisan. Bakit kailangan niya pang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo roon. Kung hindi siya mag-aaral, ano ang kanyang magiging kinabukasan? Sino ang mag-aaruga sa kanya roon? Aalagaan siya ng kanyang mga guro at kaibigan doon. Sa mga sinabi ng ama ko, ay nakumbinsin niya si ina upang ako'y lumisan. Florante, ligayang pagdating. Ako nga pala si Antinor at ako magiging guro mo dito sa Atenas. Salamat po. O bakit? Kinatilangkot mo. Ayoko po kasi umalis sa Albania. Hayaan mo, pilipas mo. Huwag kang mag-aalala, Florante. Pagugustuhan mo dito sa Atenas, magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Binabati kita, Florante. May talento ka sa astrolohiya, filosofiya, at matematika. Salamat po. Dito nagsimulang magalit sa akin si Adolfo dahil nasapawan ko siya. Magkakaroon ng pagsasadula ng trahedya ng dalawang apo, si Florante, ang mangunguna bilang Pelunisi, si Adolfo, bilang Etiopless. Ikaw ang humagaw ng kapurian ko. Dapat kang mamatay. Atulfo, itigil mo yung kaibangan. Makalipas pa ang isang taon, isang sulat ang dumating para sa akin. Hindi! Mahalay na! Bakit mo ako iniwan? Di ba lang tayo nakita ng matagal na panahon? Hindi! Hindi ka maaaring mamatay! Maestro, paalam na po. Florante,
Lagi mo tandaan na mag-iingat ka kay Adolfo. Salamat po sa lahat. Tatandaan ko po ang inyong bilin sa akin. Mag-iingat ka, Florante. Kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang kami. Leandro, sumama ka na lang kay Florante sa Albania. Salamat, maestro. Paalam na po. Iingat niyo. O aking ama. O aking bunso. Magandang araw po. Humihingi ng tulong ang Crotona sa inyo dahil nanganib po na masakop ni General Osmalik. Aasahan ninyo ang tulong namin. Florante, pupunta tayo kay Haring Limcio. Opo. Pagdating namin sa palasyo, ay sinalubong kami ni Haring Limcio. Mahal na hari, ang aking anak na si Florante. Ang binata sa aking panaginip, siya ang papalit sa aking trono. Pasulutan lang pamunuan mo ang buong patungo sa Crotona. Tulungan mo ang iyong mga inuno at matabit ng karangalan. Nabataan ko kay Antenor ay iyong kahusayan sa Atenas. Walang duda at iyong nakuha ang pangian ng iyong ama. Maraming salamat sa inyong papuri. Ginagawa lang ko lang po ang nararapat. Mahal na hari, maaari ko po bang malaman kung ano ang pangalan ng binibining yun? Ah, siya pala ang aking anak, si Laura. Sige, Florante, diyan ka muna. Mausapan na kami ng inyong ama. Sige po. Magandang umaga sa iyo, mahal na prinsesa. Kanina pa kita napapansin dito. Magandang umaga sa iyo, Florante. Salamat sa papuri. Lagi kang ikinikwento sa akin ng iyong ama. Sana'y makilala pa kita ng lubusan. Gayun din ako. Ngunit, ilang araw na lang at aalis ka na rin. Oo nga. Halika na. Pumasok na tayo at magsisimula ng bigin. Magandang gabi, Florante. Maganda ka na para bukas. Maraming salamat po sa inyong palaram. Magandang gabi po. Handa ka na ba? Malayo ang iyong lalakbay. Handa na po ako, aking ama. Mabuti kung ganun. Mag-ingat ka. Karangalan ko po maglingkod sa inyo, Haring Lincio. Ama, Haring Lincio, magpapaalam lang po ako kay Laura. Sige. Laura? Mag-iingat ka, Florante. Pangakong babalik ka. Pangako. Babalik ako. Pagdating namin sa Crotona, ay nakita namin ang mga hukmo ng General Osmalik. Nanalo tayo! Mabuhay ang Albania! Mabuhay! Mga kawal, babalik na tayo sa Albania!
Sa pagbabalik namin sa Albania, ay may nakasalubong kaming mga dibinyagan na may dalang isang babae. Sino kayo at bakit kayo narito? Kami mga taga-Albania. Pakawalan niyo ang babae niyan. Binibini, ano ang iyong pangalan? Bakit ka narito? Ako ito, Florante. Si Laura. Laura? Ano ang ginagawa mo dito at ba't ka narito? Gusto ko lang malaman ang iyong kalagayan. Salamat sa iyong pag-aalala. Kamusta ka na? Naging mabuti ka ba? Mabuti naman ako. Pero Florante, kailangan ko ang tulong mo. May bayang malapit dito na dinakip ang aking ama. Huwag ka na mag-alala, akong bahala. Ililigtas ko siya hanggat sa aking makakaya. Salamat sa pumating ka. Ginawa ko lang po ang aking tungkulin. Pasensya na, Florante. Subalit kailangan ko tayong padala ulit sa atelya para lumaban sa mga torpo. Mag-ingat ka. Pupunta po kami kaga. Tapos ang labanan ay pinatawag ako ng hari. Bumalik ako sa Albania ng nag-iisa. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka sa amin kung ayaw mong masaktan. Kumusta na, Florante? Matagal rin tayong hindi nag-usap. Kwentuhan mo naman ako. Walang iya ka! Anong ginawa mo kay Laura? Uminahon ka lang, Florante. Nasa mabuti siyang kalagayan. Ngunit, ikinalulungkot ko. Nagpaalam na ang iyong amang si Doke Presyo. Papatayin kita! Papatayin kita! Mga kawan! Alisin niyo yan sa harapan ko! At doon, nagwakas ang aking kwento.
nang mabalitaan kong pupugutan ang ulo ang aking minamahal. Ako ay nagmakaawa sa hari na huwag na itong ituloy. Matapos nito, ako ay nagdamit herero upang makatakas sa kaharian. Laura! Lerga! Laura! Kumusta ka na? Okay lang ako. Katagal natin hindi nagkita akong mahal. Anong nangyari sa'yo? Paano na napunta dito ha? Okay ka lang ba? Ha? Ano ka napadpad dito, Laura? Hayaan mong ikwento ko mga nangyari sa atin sa binit ng kamatayan. Nang ikaw ay mawala, naging magulo na ang bayan. Madalas akong pagtangkaan ni Adolfo. Higit pa dito, inaslan niya ang aking hamang-ari at magiging iyong ama na si Doki Brescio. Ako'y nahabag nang makita kong si Laura ay nilapastangan ni Adolfo. Kaya kinuha ko ang busog at palaso at pinana sa likod ang walang awang hangal. Sadyang kaysa manangkat ala sa atin. Ngunit ngayon magkasama na tayo at masaya. Ako'y ganap ng hari. Bibinyagan ko ang aking kaibigan na si Aladdin at si Plemeda bilang isang tunay at ganap na taga-Albania. Ikaw, Aladdin, binibinyagan kita bilang isang tunay at ganap na taga-Albania. At ikaw, Plemeda, binibinyagan kita bilang isang tunay at ganap na taga-Albania. Florante, ako muna ay panandali ang magpapaalam sa iyo. May nagbalita kasi sa akin na sumakabilang buhay na ang aking ama. Kailangan ko siyang puntaan. Sa kabila ng mga kasalanan niya, siya'y manatiling ama ko pa rin. Ako ang papalit sa pwesto niya, kaya matatagalan bago tayo muling magkita. Ipinapangako namin na kami ay babalik dito upang kumustahin kayong mag-asawa. Paalam, kaibigan. Paalam din sa iyo, aking kaibigan, Aladdin. Thank you.
Atienza. Umuwi na.